Magandang araw mga kagulay, welcome back sa akin channel. Reggie Farmer nga po pala ulit to. Bali ngayong araw na to mga kagulay, mag-harvest tayo ng pipino, sitaw at saka talong ulit mga kagulay. Biyernes yan to mga kagulay, kailangan kasi harvestin to pipino kasi pag bukas pa gugulang na siya mga kagulay. Kaya kailangan nating harvestin. Dito na-harvest na nila mga kagulay. Gusto nilang harvestin. Tapos dito sa talong tapos na rin. Di pa pala tapos mga kagulay, matatapos pa lang mga kagulay. Pero mga ilang linya na lang mga kagulay. Bali dito pati yung bago nating sitaw. Yung nahuli ng natanim na kasabayan nitong pipino mga kagulay ay haharbisin na rin mga kagulay, maharbisan na rin. Napang-abot na sila dun sa lumang sitaw mga kagulay. Nandito mga kagulay, ito yung bago nating sitaw. Ayan. Harvestin na rin nila mga kagulay tapos yung luma doon mga kagulay. So itong sitaw di pa natapos, yung talong patapos na. Pati itong pepino patapos na rin mga kagulay. So papakita ko sa inyo yung nahakot na nila doon sa sa may kubo mga kagulay. Doon yung anuan natin mga kagulay sa may kubo. Ito na last na lang siguro to mga kagulay. Nahakot nila. Tapos pupunta natin doon mga kagulay. Ayan. Pupunta tayo doon. Kahit biyernesan to mga kagulay ay nag-harvest pa rin. Sayang kasi kapag di-harvestin mga kagulay, gugulang talaga siya. Kahit yung mga talong mga kagulay, nag-iiba na yung niya. Yung pangalan nito, kulay niya kapag di-harvestin pa mga kagulay. Lalo kapag dito makulimlim, tapos mamaya-maya araw na naman to mga kagulay. Yan siya. Tadaanan na rin natin tong mga kagulay. Tong nagpapaano tayo ng ng deep well kumbaga. Papaano tayo dito. Ayan. Walang tao ngayon, siyempre. Biyernes Santo kami nga lang nag-harvest ngayon. Yan siya mga kagulay. Bali nagpapakabit ay hindi naman nagpapakabit. Kumbaga nag-aano siya mga kagulay. So, daanan na rin natin tong natin mga kagulay. Tong ating aksal. Ayan ang ating aksal mga kagulay. Naka-wipe pruning siya. Ayan. Ayan ang aksal natin mga kagulay. Ayan siya. Ayan, titignan yung bunga niya mga kagulay. Sunod-sunod na yung bunga mga kagulay. Oh. Ayan. Ayan ang ating bunga ng aksal. Bali to, sultan to mga kagulay. Ito, sultan. Ayan siya. Mga kagulay. Balik tayo doon mga kagulay. Kasi itong video na to para naman doon sa harvest ng talong sitaw at saka pipino mga kagulay. Balik tayo doon. Papakita ko sa inyo yung nahakot na. Marami pa rin mga kagulay. Sama pa rin ng Panginoon. Ay marami-rami pa rin yung na-harvest. Kaya ganito na yung ng ating kalagayan ng ating Kasi ito running to 6 months na itong ating talong mga kagulay. Yung pinarecover natin to, nakarecover siya. Kahit pa paano ngayon ay na-harvestan pa rin siya mga kagulay. Yan medyo na nga siya. Kasi nakapokus na doon talaga doon sa talong na update ko kayo doon sa talong doon mga kagulay kapag Bali ang update ko doon ay isang linggo pagkatapos ng wipe pruning mga kagulay. Gagawin ko na lang ng panibagong video yon. Bali ito yung talong na na-harvest. Ayan siya mga kagulay. Di pa siya napipilian. Ayan. Ayan ang ating talong mga kagulay. Di pa siya napipilian. Tapos yung ating pipino, nandito naman. Ayan, may napilian na talong na onti mga kagulay pero hindi pa siya tapos. Ayan pa. Ito naman ang ating pipino mga kagulay. Dumami siya ng dumami mga kagulay ang ating pipino. Ayan. Meron din reject. Ayan, yung mga reject na nakuha ko na para hindi na umagaw ng nutrients kapag mag-abono tayo tsaka mag isprita ng pulyar para mapunta doon talaga sa dapat mapuntahan ng nutrients mga kagulay. Ayan siya. Ayan din yung ating tagahakot si Mr. Hentong mga kagulay. Nagam pa? Mga pila pa? Mga apat pa daw na nahakot mga kagulay. Ayan siya. Rami-rami pa rin. Ayan. Ayan yung mga class A. Hindi parang nga siya natatapos na pilihan. Kasi inuunlak ko nga itong pilihan mga kagulay. Itong ating pipino. Bali sa mga magtatanong,
Alam ko kung may magtatanong na naman dyan kung anong variety ito, Legacy F1 mga kagulay ito. Karikstot, yung sitaw natin ay makisig mga kagulay. Marado, may magtatanong din uli dito na sa ano, kalagitnaan ko sasabihin, Omega po ang gamit ko, wala nang iba mga kagulay. Ayan. Ang gamit naman, gamit ko naman po ng insecticide ay ito, Formula 1 para sa white flies. Tapos itong Biotonic, full jar naman yan mga kagulay. Tapos itong ito ay ano naman yan, fungicide. Yung isa ay nandun mga kagulay, yung ano natin, Bio Optimax natin mga kagulay, nandun. Kasi nag-spray kami nung nakaraan, hindi ko na nakuha doon mga kagulay. Yan siya. Bali yun ang gamit ko kasi laging may nagtatanong. Minsan hindi ko nga nasasagot. Baka sabihin nila, suplado ako mga kagulay. O kaya hindi ko sinasabi yung mga ginagamit ko. Ayun po, Agronica product po. Bio Agronica product po ang aking ginagamit. Agronica, baka naman. Baka naman gusto nyo magpadala sa akin. Lagi ko nababanggit sa video ko yung product ninyo. Baka lang naman mga kagulay. So, yun mga kagulay, ito nga, in-update ko kayo dito. Sana nga umabot pa ito ng 300. Para kahit pa paano ay maganda-ganda naman ang Semana Santa natin mga kagulay. Kukunin pa rin naman dito ni Madam Barlisan. Yun yung aking buyer. Yan. Kasi yung nakaraan, naka 200 plus din na ano, na pepino. Tapos ngayon, ewan ko kung makaka 300 ngayon mga kagulay. Kasi mas marami siya ngayon mga kagulay. Pero yung sinundan niya, 200 plus mga kagulay. Ayan. Pala yung mga reject, pinamimigay na lang mga kagulay. Itong ganito. Pinamimigay na lang dun, dito mismo. Kapag may pupunta, pinamimigay na lang yan mga kagulay. Sayang naman yan kapag itatapon lang. Kaya, bisa itapon, pamigay na lang sa mga kapitbahay. Pero kung makikita nyo, wala kaming kapitbahay mga kagulay. Layong bahay pala mga kagulay, mga kalayong bahay kasi nandun pa yung mga bahay mga kagulay. Yung pumupunta sila dito at pinamimigay na lang namin. Please mga katulong pa kami, meron silang kakainin. Kahit itong mga talong na ano, na-reject ay pinamimigay na rin mga kagulay. Kasi mura lang ngayon ng talong. Pero kapag tagmahal lang mo talong, mga umabot siya ng 60, 70, pati yung reject mga kagulay ay kinukuha. Siyempre ngayon bumaba na yung presyo kaya yung class A at saka class B na lang kinukuha mga kagulay. Kaya pinamimigay na lang natin yung reject mga kagulay. Ayan. Nabutan siya ng gulang yung iba mga kagulay. Ibang gato. Ayan, wala naman siyang uod pero magulang na siya mga kagulay. Pipilian pa nga to mga kagulay yan. Ayan. Wala naman siyang uod kaso lang talagang nabutan siya ng ano. Ayan, di na kasi ganong maasikaso. Gawa nga nakapokus dun. Tapos magla-land prep na naman kami doon. Panibago mga kagulay, tataniman ngayong Mayo 8. Nakapagpasidling na tayo doon mga kagulay. Siling Taiwan at saka Karikstu ulit ang tatanim doon mga kagulay. Mga nasa half hectare pa yun tataniman doon. Kung maghahatiin na lang sa Siling Taiwan at saka Karikstu F1. So ayun mga kagulay, hanggang dito na lang ako. Sa bago pa lang sa munting channel ko, huwag nyo kalimutang mag-subscribe. Click nyo na rin po yung notification bell para update kayo lagi sa gagawin kong video tungkol dito sa mga ginagawa ko sa aking mga tanim. Maraming maraming salamat po sa panonood. God bless po sa ating lahat.